Ang pag-uusapan po natin ay yung inyong mga plano para dito po sa Cultural Center of the Philippines. Nabasa po namin na medyo maraming mga programa kagaya ng kanto, kanta. Tama po ba? Can you tell us about it, sir? Okay, tama po yan. Hello? Opo. Hi, doctor. Yes po. Go ahead, sir. Ah, okay. Talaga yung Teka, medyo ano, Dr. Laya, sandali lang po ha. Aayusin lang po namin yung connection. Medyo choppy po. Oo, sandali lang po, sir. Ayun. Yeah, may latency. Bonggang-bongga. Hello, telco. Ano ba yan? Nakakatuwa yun ha. Ano? Kanto, kanta. Kanto, kanta. Kanto, kanta. Bilang, alam mo ha, national sport na yung bidjoke sa Pilipinas. Talaga? Hindi. Kasi every kanto may bidjoke. Diba? May video kayo machine. Buti na lang yung kapitbahay namin. Oh. Medyo nagsawa na siguro. Ayaw na. One more time. Oh, sige. Ayan, pwede na po. Go ahead please, Dr. Laya. Sa nakaraan po, parang ang image ng cultural center ay yung parang pang-elite, yung para sa pang-manan po. Tama po. Mm-hmm. At ang pinaplano po natin ngayon, ito talagang mag-reach out sa mga bata. Kasi parang iba yung taste ng mga bata ngayon eh. Mm-hmm. Dahil creative sila unang-una, pero iba yung hilig nila. Kaya ang naisip po namin isang project na inumpisa namin ngayong taon na ito, yung kanto-kanta. Ayyo. Na parang ang idea is yung magko-compose ng sariling music yung kahit sino, yung mga grupong mga bata at sa record nila at isasubmit nila yung record. Mm-mm. At titingnan natin kung sino ang pinakamahusay at bigyan natin ng premium. Ayun. So ang rules lang po is kailangan gumamit sila ng isang wikang Pilipino, whether Cebuano or Tagalog or Pampango or Ifugao or Tawi-Tawi, basta native language. At saka gagamit sila ng isang native musical instrument. Yung pwedeng gitara, pwedeng banduria, pwedeng yung mga nose flute, yung opo, kanya-kanya opo. Na gano'n, ano? At nag-contest nga po tayo at may nanalo. Na ang husay. Okay, tapos na po ba? Hindi, tutuloy po natin yan. Okay. Na parang unang contest lang yon. At so may nanalo po, na-award natin. At ang nangyari, parang merong daming interest. Ang daming interesado, popular na popular sila. Kaya yung mga nanalo, nagkaroon na tuloy ng in effect ng negosyo ngayon. Naging popular sila, may demand sila. Mm-hmm. At hindi lamang dito kundi sa internet, sa sa parang international yung demand nila eh. Opo. So sinusundan po natin yan. So bukod sa kanta, ang sinusundan namin na isa yun is sayaw naman. Sayaw naman po. To induct. Ayun. Diba? Parang umiindak. Opo. At ganun din ang idea na mag-iisip sila ng sayo nila, ng music nila, at titignan natin kung sino rin ang mananalo. So, iisip din namin yun sa mag-revive ng kalagtasan. Opo. So, kaya lang, yung kalagtasan naman, siyempre yung topic niya, may interest ngayon, saka i-combine na, ang iniisip namin, i-combine naman sa rap. Ayun. Parang rap na baraktasan. Baraktasan. Parang ganun. Opo. Tama po yun. Anong tawag dun, Ricard? Spoken word. Spoken word poetry. Pero kung rap form, maganda kayong baraktasan. Oh. Di ba? So, meron na pong mga entries din dito, Dr. Laya? Wala pa eh. Kasi kinonceptualize pa ngayon. Oo. Kaya announce na mayroon. May pangalan yun. Baraptasan. Baraptasan. Parang pumatok kay Dr. Laya yun. Yeah. Opo, pero hindi ibig sabihin po, Dr. Laya, na mawawala yung mga plays at mga ballets at kung ano-ano pa. Hindi po, kasi syempre gusto naman nating
you know, maranasan din naman ng ating public yung classical. Kasi halimbawa, ano na sila sa abroad, nag-trabaho sila sa abroad, siyempre gusto naman natin na naiintindihan nila yung mga opera, yung classical music. So, ganun din po natin yun. Mm-hmm. So, in fact, ang iniisip din namin, magkaroon ng, ano, ng classical classical music concert. Yung, ano, yung tinatawag na chamber music sa probinsya. Ayun. In fact, ang unang plan natin sa Malabon. Mm-hmm. Kasi interesado yung mga taga Malabon. Maganda raw yung lugar nila sa ano, sa simbahan. Opo. Meron silang bagong restore na sakristi. And so, ano, parang yun, a classical music concert naman. Mm-hmm. At saka, ano, saka meron ding kasama yun ng mga lecture para naiintindihan ng mga nanonood kung ano yung napapakinggan nila. At saka meron din pong mga masterclass. Kasi siyempre sa probinsya meron ding tumutuktok ng violin, ng piano, at ang tinutuktok doon Manila, yung classical music din. So, ang masterclass para... para yung sa mga gusto din matuto. Training sila. Yes, opo. Dr. Laya, ang tagal na po pala nitong kanto-kanta. Last year pa. Oh, this year lang. This year lang. Tapos meron pa po kayong yung sayaw at yung magiging rap. Pero why? Opo. Why the need to, the want to bring it down closer doon sa masa natin? Kasi usually yung meron po sa CCP, di ba, for the cultured na tinatawag nila, kung gusto mo maging cultured, mag CCP trip ka, di po ba? Well, ganyan po ang ano, parang ganyan ang assumption ng mga tao. Pero ang culture kanya-kanya yun eh. Kasi tayo, may culture tayo. Yung culture naman natin, hindi kasama yung classical music. Yung mga ipugaw, may culture din sila. May sayaw sila, may kanta sila, may drama sila. So, culture din sila doon, di ba? Meron sila nung mga sayaw din, yung mga tingkil, yung mga gano'n, nasa Mindanao. So, kanya-kanyang culture. Mm-hmm. So, hindi naman natin masabi na ang mahusay yung culture na no, ng mga taga-Bulacan o yung culture ng mga taga-Leyte na hindi natin masabi yun. Basta kanya-kanyang culture. Mm-hmm. Sa France, may culture sila. Sa England, may culture sila. Sa Amerika, may culture sila. At ang sinasabi lang natin, maganda na malaman natin kung ano-ano yung kultura ng ibang lugar. Mm-hmm. Yung kultura ng mga kasama, mga fellow Pilipino natin, mm-hmm. yung kultura sa ibang bansa, para maganda yung exposure nila. What exposure? Opo. Pero huwag nating kalimutan din yung ating mga native halimbawa Dr. Laya, rondalya. Ayan. Naku, ngayon ko lang narinig ulit 'yan. Yung rondalya o kaya yung mga ano, ay, mga mga choral groups di po lalo na magpapasko, no? Tama, tama po, tama po. Opo, so, in fact, yung iniisip namin i-revive yung mga banda eh. Mm. 'Yun. 'Di ba? Kasi po ngayon may mga banda sa probinsya. Parang nakalimutan na sila. Yes, opo. Kumunta na sila. So, isa yan sa, parang gusto namin i-protect. Oo, huwag po natin kalimutan yung majorettes, ha? Okay, yung mga nauuso ngayon sa social media, Doc Laya, di ba, yung pagalingan sila, mga Aroling, Filipino version, yung mga ganon. Oo nga, di ba? Mga ganon, no? Pero I think, yeah. Isa pa nga pala namin project, yung Lola Basha, yung mga kwento ni Lola Basha. Aba! Ayan! Meron kaming ginagawang anime ngayon eh. Yung parang cartoon. Animation. Ang kapartner namin dyan, yung Lasal sa St. Benilde. Ayun. So yung mga estudyante nila at saka yung mga faculty member nila, kausap namin, meron kaming pinakali ngayon na may isang kwento ni Lola na gagawin ding parang instructional material para pwedeng lesson yun sa merong element dun kasi na pwede kang matutunan geography pwedeng geography pwedeng yung values GMRC ayan kita yung na hindi alam ng mga
mga bata natin ngayon lahat. Yes. I think you're on to something really nice, Dr. Laya. As always, I you know, I've known you to be with the Development Academy of the Philippines. Hanggang ngayon po, talagang iba pa rin kayong mag-isip. Very, very nice, if I may say so myself. Thank you, sir. Salamat po.